What's up mga ka-gadget? Ang ating video tutorial ngayon is about Jekren 14.1, 14.01, 14.0. Ang gagamitin kong model is iPhone X. Ito po, itatry ko. Unang-una, ang nangyayari dito kasi natry ko na kanina. Once na i-jailbreak mo siya, screen not working na. So, itatry natin siya i-bypass kung gagana ba yung screen. So, tara, simulan na natin. So, una, kailangan naka-DF yung mode yung unit. Kailangan natin ma-DF yung mode to. So, ang gagawin natin is volume up, then volume down, then press natin yung power key. Antayin natin mamatay yung unit. Then hold natin yung volume up, then bitawan si power. Ay, volume down pala. So, hold mo yung volume down, then bitawan nyo si power. So, antayin natin ma-detect pa. Yun, nabuhay. So, ulit tayo ulit. Nabuhay. 1, 2, 3. So, yan. Detect na. So, naka-DF yung mode na po itong unit. So, ngayon, ang gagawin natin is drag lang natin to. Paano nga ba ito makikita? So, ito. Ito yung file na dinownload ko galing sa Telegram. Then, right-click, show package, content, Mac. Kung Jekren, idadrag natin dito sa terminal. Then, type lang tayo ng, dagdag tayo ng konting code, kumbaga, dash C, then enter. So, makikita natin yan na yan. Kita nyo, nag-run. After nyan, yan. So, all done na siya. Then, pupunta tayo ngayon sa... So, ito yung sinasabi ko. Yan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan. So, after siyang ma-jailbreak, TS not working sa iPhone 10. So, sunod natin gagawin is ibabypass natin siya using yung Windows. So, tara. So, yun nga na mga ka-gadget. After natin siya kanina ma-jailbreak, nakita nyo naman yung touch niya is hindi na gumagana. So, ang gagawin natin una is ibabypass muna natin siya kay FRP, yung luma niyang version na ang gagamitin natin para mapindot natin yung trust option niya doon sa unit. Dahil kapag ginamit na natin yung literal na pang-bypass talaga ni P-Rain o kahit anong pang-bypass is magkakaroon siya ng problema kasi hindi mo matatouch yung trust at saka doon na trust yata yun sa iPhone. So, ang trust saka yung Do not trust yata is yun yung restriction ng USB para ma-detect nung pang-bypass ng unit. So, dalawa yung gamit ko ito. Isang FRP bypass na luma at saka P-Rain na pang-bypass na updated. So, watch nyo na lang. I-upload ko yan. Nandiyan sa description ng video ko. And then, yung password po, hanapin nyo na lang dito sa ating video kasi doon ko po ilalagay. So, ayan po. After ko po na-bypass sa FRP file, ang nangyari po, hindi pa rin gumagana yung screen dyan. So, ang ginawa ko ulit is re-jailbreak lang uli. After ma-re-jailbreak nyan,
automatic magta-touch na yan. Kaso activation siya uli. Saka natin i-apply yung kay P-Rain. So ayan o mga kagadget. Ang dumi ng ano ko, ng desktop ko, gawa ng, alam nyo na, maraming pinag-aaralan. So ayan, after ko na ma-bypass, then si P-Rain, ginamit ko. Ang paggamit kay P-Rain, pag na-download nyo, direct nyo siya, create kayo ng folder na lalagyan nyo na ng name, F3AR. Tapos, lagay nyo siya sa Drive C. Tapos, trumekta na kayo dun sa folder na tool bin. Tapos, click nyo yung p-rain.exe. So, ang gagamitin natin yan kasi naka-disable, naka-hello na lang ito is yung hello pre. Yun lang yung gagamitin na natin siya. So, kumbaga magagamit natin siya as Wi-Fi. Pwede rin natin siyang gamitin. Itatry ko pa kung makakayanan ba siya dun sa paid na pwede siya magkakaroon siya ng signal. So dito, tinry ko pa lang kung meron ng update o makakapag-bypass na ba tayo ng iCloud using yung mga pre-application na sa Windows. So as of now, nung natry ko naman siya, okay naman siya. Ang tanging nakita ko lang na bug sa kanya is yung power button, hindi mo siya mapapatay pero nalalock mo siya at na a-unlock mo siya doon sa power button. All application, lahat gumagana. Yung wifi gumagana. Pwede kayo mag-download. Yun. As long as, yun nga, pag pinindot, papatayin mo yung unit, hindi siya uubra. Kasi nga, yun yung pinakabag sa kanya. So, mag-aantay pa rin tayo ng yung update ng mga pambypass, baka sakaling magkaroon. So, yan. Watch out lang kayo dito sa channel ko para malaman natin. Malaman nyo din kung ano pa yung mga updated na pambypass tool na ginagamit. So, yun nga no, mga kagadget, medyo magko-commercial muna tayo. Kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng like, subscribe, and click notification bell para sa mga susunod ko pang video tutorial updates about sa bypass iCloud or any mobile phones na pwede nyong na pwede nating gawa ng tutorial about sa mga troubleshooting. So, yun. At isa pa po mga kagadget, no, huwag kalimutang mag-comment sa aking mga video para naman sa susunod mabago natin yung mga paggagawa natin ng video tutorial. So, yun na nga. Mapapansin nyo habang nagra-run yung ating P-Rain, makikita nyo dyan may mga error siya. So, wag nyo lang siyang, i-ignore nyo lang siya automatic. Pag na-ignore lang, antayin nyo lang siyang mag 100% successful. Lalabas naman yan dyan. Magpa-pop up naman siya kung activated na siya. Mahirap kasi pagka gumagawa ka ng gayetong video at wala ka nagka-camera. Kumbaga solo mo. So, ang gulo pa nga ng pwesto ko kasi may gawa pa rin ako dyan na iba. So, isiningit ka lang to kasi bago at syempre may bagong labas na pan jailbreak. So, yung K-Crane na nakuha ako, kasi may mga na-download ako sa ibang ano din, medyo error siya eh. Error code 12 ang lumalabas sa kanya pagdating sa iPhone X. Pero sa mga iPhone 7, iPhone 8, 7 Plus, 8 Plus, working siya, gumagana siya. Pagdating sa X, hindi na siya gumagana, nagkakaroon siya ng error 12. Kaya yun, naghanap ako, so nakakuha ako dun sa group ko sa WhatsApp na ay sa Telegram ng tamang timpla ng K-Crane na pwede sa iPhone X. So kaya tinry ko siya ngayon. So ayan, nakikita nyo okay siya, na-bypass siya. So ayan, nakikita nyo po, tinatry ko po dyan yung
tawag ito, yung volume, yung switch, pero yung switch po talaga hindi siya talaga gumagana. So paano mga ka-gadget, hanggang dito na lang yung video ko. God bless po sa inyong lahat. See you on my next video tutorial.